Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual. Tataka lang. Story ko lang. Nagulat ang mga maying isda sa paglitaw ng sandamakmak na tampal sa Manila Bay. Hindi, o flatfish pala. Sa pa. Nagulat ang mga maying isda sa paglabas ng sandamakmak na tampal o flatfish sa Manila Bay. Posible daw dahil ito sa dredging doon. Ngunit malansamang pakinggan, nakakain at masarap daw ang isdang tampal po. Tampal po kayo, boss. Ngunit malansamang pakinggan, nakakain at masarap naman daw ang isdang tampal. Okay, boss. Tampal po kayo. Okay. Sa pa. Ngunit malansamang pakinggan, nakakain at masarap naman daw ang isdang tampal kip. Puke. Ngunit malansamang pakinggan, nakakain at masarap naman daw ang isdang tampal puke. Okay na po yun. Pwede na po tayo kumain ng tampal puke? Tara na, kain na tayo. Oh, kung nandito ka pa rin ha, nag-ano na kami, rated SPG na kami sa labas. Sa kanina, sa umpisa, di ba? So, bastos tong episode na to. So, kung ikaw medyo sensitibo, okay lang na mag-click away ka lang. Walang problema. Panoorin mo na lang yung ibang vlog namin. Huwag lang mga luma, bastos ako dun eh. Mga medyo bago-bago, di ba? Oh, meron kami samgyup sa bahay, meron kaming... Sopas. Potato tenways. Ang dami mong pwede panoorin. Huwag lang ito kung medyo sensitibo ka sa kabastusan. Kasi bastos itong episode na to. Recently, nag-viral itong isdang to, pare. Yan. Ang kung tawagin ni J. Tarok. Si J. Tarok yun, di ba? Yung nagbalita nun. Ay, tampal puke. Oo. Nung nakita ko yung isdang yun, tampal puke, tapos magkaiba yung kulay niya, sabi ko, yan yung paborito ng kapatid ko nung bata. Di ba, Rani? Bata ka pa lang. Alam na. Kung tawagin ni Rani to nung bata kami ay black isdang and black and white. Oo, kasi magkaiba talaga yung kulay. Totoo to, true story to, hindi to imbe-imbento lang. Totoo 'yan. Totoo talaga. Oo, tapos sabi ko, kung ito yung paboritong ano, isda ni Rani, ito yung ano, ma-adapt niya paglaki niya. Ay, well. Pero ito yung kung tawagin isdang dapa. Para siya yung bully sa SpongeBob. Parang ganun. Happy face for Flats the Flounder. Pero nalaman ko na magkaiba pala sila. Kasi yung isdang dapa pala na yun, alam ko may buntot siya. Etong tampal puke na to, wala yan o. Talagang yun lang talaga yung hugis niya. So, kaya kami nahirapang maghanap. Nahirapan kami maghanap nito. And sabi ni J. Tarok nun, na medyo parang nakakain naman daw at masarap. And sa memory ko, kung hindi ko alam kung nakakain ako ng specific nito ha, pero kasi ganyan na ganyan din talaga halos yun eh. Nakuha namin to sa halagang magkano, Bin? 480 per kilo. So, hindi siya ganun kamurahan din talaga. Pero bago tayo magsimula doon sa tatlong ways natin, kailangan muna natin tikman ang tampal puke. Excited ka na ba tumikim ng tampal puke? Excited ka na? Oo, ikaw. Excited ka na? Tampal na ako. Ikaw, excited ka na? Titikim ka mamaya. Okay. So, bago natin gawin yung mga three ways natin, kailangan muna natin siya matikman talaga. So, luto tayo ng basic. Iprito lang muna natin para malaman natin kung ano yung properties ng isda, tapos saka tayo mag-isip kung ano bang masarap na luto sa kanya. So, magpiprito lang muna tayo kasi feeling ko, ang pagpiprito ay ang pinaka-basic para maintindihan mo kung ano yung properties ng isda, di ba? So, eto, ang tampal puke, eto, gusto ko lang munang pakita sa inyo habang pinapainit yung mantika. Pino yung kaliskis niya. Oo. Ito yung magalas yung tampal puke. Ngayon, sabi nung in-order namin, gusto nyo ba ipalinis na? Yan. So, nagpalinis kami. Pero kasi, kunyari, ipiprito nyo lang naman yung isda, okay lang din na may kaliskis eh. Walang problema, matatanggal naman ng buo yan, di ba? Pero dito, wag na. Tapos, imbis na pati, siguro asin na lang, pre. Para tampal puke yung lasa talaga. Hindi, gusto ko yung mapatis-patis. Okay naman, mamaya, matitikman mo yan. Ito, parang wala siyang kaliskis. Check ko lang yung kabila, yung isa, kung may kaliskis. Ah, meron din. Tapos, lagyan lang natin, i-dredge lang natin ng cornstarch. Para at least, baka kasi masyadong matuyo naman eh. Alam mo yun. Tapos, pagkatapos mong powderan yung tampal puke, taktak mo yung tampal puke. Ngayon, mainit na siguro yung mantika natin, prito natin. Gininaw.
Pero laban na yan. Nasawsaw ko na yung ulo eh. Pag nasawsaw mo na yung ulo, diretso mo na yan, diba? Ito yung gawin natin presentation side. Yung puti. Para medyo interesting. Lo, bakit puti yung isda mo? Up. Ito na ang ating pritong tampalpuke. Ito yung ano natin, magiging study natin. Para maisip natin, ano ba maganda sa kanya? Kasi hindi lahat ng isda, pwede mo lang gawing, you know, kahit ano, 'di ba? Parang ano 'yan eh, parang sa parte ng manok 'yan eh. Hindi lahat ng mas merong mga dishes na mas maganda pag pichog ginamit mo. Meron naman kapag hita ang ginamit mo, parang ganun. Ah, okay. So eto siya. Manipis yung laman niya dito sa side na 'to. Pakita natin 'yan. Flesh side up. Kung makikita nyo, moist siya, pre. Hindi siya tulad ng halimbawa, tulingan or bangus. Na oo, moist, pero medyo mabilis mag-dry out, di ba? Ito, malalaman natin yan kapag pirasok natin sa mukha natin ang tampalpuking ito. Oh. Tama nga. Halos iganto nga yung ano, Rani, yung isdang black and white. Yung dapa. Malagkit siya. Alika dito. Mamantika siyang isda. Excited ka na ba tumigil ng tampalpuking? Oo naman. Oo naman. Oo, yan. Muna, usok-usok pa. Pero konti lang yan. Malamig yan. Parang galing rep yan. Masarap, di ba? Masarap siya. Okay siya. So, ang nakikita ko dito, gusto natin, kasi juicy siya eh. Juicy na isda siya eh. Malamang nakatulong dun yung ano, pre. Yung pagbabalot natin sa kanya, di ba? Nakakaritin ng ano yun eh, ng juiciness yun eh. Pero ano, ang gusto kong gawin dito sana is, palay ko yun yung pinakamagandang quality niya, yung pagiging juicy niya. So, ano natin yun? Mag-lean on tayo dun sa property na niya, na juicy siya. Pero wait lang. Gusto kong tingnan kung, kasi palagay ko ito yung maputi. So ito yung baba side niya. Oo. Itong mas maitim sa taas, palagay ko ito yung Pinoy side. Ito yung hindi naaarawan pero maitim. Nasa ilalim ng dagat to eh. Diba? Malamang naman to, parehas lang din. Parehas na yung lasa. Pero na natin, di ba? Kasi yung takas ng tuna, tsaka yung ibaba ng tuna, meaning yung loin, tsaka yung belly part, magkaiba. Di ba? Yung tuna belly, tsaka yung ano, tunang pang sashimi, yung sa likod, magkaiba yun eh, di ba? Little to no difference at all, yung magkabila. And ganun din talaga siya, juicy, and maano pre, malambot yung laman niya. Ang gusto ko dito sa isdang to, hindi katulad ng ibang isda na pabilog. Eto, flat siya, flatfish nga eh, di ba? Ang kagandahan ng flatfish, dahil halos same thickness siya throughout, pare-parehas yung rate ng luto niya. Hindi nyo masyadong iisipin kung paano yung, luto na ba to? Luto na ba yung part na to? Baka eto, hilaw pa. Pag naluto isang part, malamang luto na lahat yan. Masarap talaga. Feeling kong okay din to steamed eh. Alam mo yun? Okay to, sobrang okay na ito. Kung meron kayong makita ng tampalpuke sa palengke, pabili kayo sa nanay nyo, di ba? Ma, bilhin mo ko tampalpuke. Sabi ni Ninong Ray, kasi masarap na yung tampalpuke. Abay, anak, masarap talaga ang tampalpuke. O tinagsin mo nga yung tropa natin mahilig sa tampalpuke, si Paolo eh. Kaso busy lang. Ando daw sa mga lola, mas pinili niya yung lola kaysa tampalpuke. Eh, gets ko naman yun. Wala naman problema doon, di ba? Wala naman problema doon. Okay. Ngayon naiintindahan na natin ang lasa ng tampalpuke. Gawin na natin yung tatlong recipe natin at siguro magsisimulayin sa pinaputok na tampalpuke. Bastos man pakinggan, pero napakasarap talaga na ito. Simple lang to ng lutong to. Gumawa na kami dati nito, pero short format lang. Ano yung pinaputok natin? Tilapia ata yung pinaputok natin. Hindi ko na masyado maalala. Pero ngayon, ang uputokin natin ay tampalpuke. Ang unang kailangan doon, syempre yung tampalpuke na nag-aantay na dyan. Next na mahalaga doon ay dahon ng saging. Pwede kayong gumamit actually ng ano, ng foil, aluminum foil. Pwede yon. Pero maganda lang kasi dito sa dahon ng saging, meron na siyang sariling moisture at may lasa din naman talaga siya, di ba? Kailangan muna natin i-prep yung dahon natin. Idarang muna natin sa apoy ito. Dito talaga nang galing yung ano eh. Kantari Shanti doon nga nadarama. Ka na naman, ba di ko maiwasa? May lakad ka pa mamaya. Ang dahilan lang talaga, this is worth repeating naman kung bakit ginagawa tong bagay na to. Para ano, para una sa lahat, masanitize siya. Diba? Kasi di natin alam kung sinong kambing ang dumila dyan sa dahon na yan. Diba? Di ba po ng kambing yan? Sorry. Pangalawa at mas mahalaga ay ano, pinapatibay mo siya. Kasi kapag yung dahon ng saging, sariwa, medyo napupunit-punit yan. Pero ito, mas nagiging flexible na siya ng konti. At para sa tampalpuke, maganda na flexible. Hindi kasi malaki yung tampalpuke, so ano-ano natin sa, yan. Kung ididikit mo yan sa tampalpuke, dapat sanitize. Tama! Tapos ito, tampalin lang natin tanglad. Para lumabas yung aroma. Amuin mo. Yan. Iganyan lang natin ng konti. Ganto-ganto lang.
nakabuhok ah. Buti yung tampal puke, hindi. Tapos, pwede natin ilataga ating tampal puke dyan. Romeo is bleeding. Pinitpit na bawang. Tampal bawang. Tampal bawang, oh, tampal bawang. Actually, kahit ano pwede nyong ilagay dito na aromatics, di ba? Aromatics, nilinaw ko na, baka electronics yung sabihin nyo eh. Tapos, kamatis. Oh, talim ah. Ano natin yung kutsilyo may demonyo. May demonyo kasi sa loob yan, pre. So, may... Yung hami mo, siyempo. Lagay lang natin yung kamatis dyan. Tapos, gusto ko sana lagyan ng lemon, pero feeling ko mas okay kalamansi. Ang tatamad na talaga natin dito. Can't be bothered na tayo magpiga ng kalamansi, oh. Lagyan natin ng konting patis. The natural taste. Yes. Chicken oil. Optional lang naman yan. Kung si olive oil, lagay nyo dyan, eh. Tapos, isara na natin to. Yan. Ibabalot lang talaga natin. Lapad kasi ng tampal puke talaga, eh. So, gagawa mo ng paraan kung paano mo mababalot ng... Oo. Laki. Lapad, eh. Okay na yan. Basta importante lang, maibalot nyo siya. Yun lang naman yung mahalaga doon. Tapos, para lang masecure nyo yan. Yun nga eh. Kasi, madali lang sana yan. Rolyo-rolyo lang sana yan eh. Kaso nga, malaki nga yung tampal puke. Alaki talaga ng pinadala tampal puke. So, gagawa natin ang para. Tatalian natin yan. Basta importante dito, as much as possible, yung moisture doon tampal puke natin ay manatili sa tampal puke. Doon lang, oo. Hindi mo nalalabas. Hindi. Oo. So, ngayon, pwede na nating isa lang to. Pwede nyo to isa lang actually sa pan lang. Malapit siya sa ano, sa French technique na kung tawagin na ay un papillot. At hindi po yun ang galing sa root word na iyot. Nanggaling po... Sa papi. Pero yun sa un papillot na technique, ang ginagamit po doon ay parchment paper. Tapos, ilagay na natin to dito. Sa ihawan nating maliit lang. Di ba masusunog yung tali? Masusunog yan. Pero by the time, okay na siya. Na-hold niya na yung ano niya. Ngayon, tempted ako na... isalang siya ng ganyan. Kasi mas maganda tingnan to eh. Pero ang concern ko dito ay mas waterproof tong side na to. Yung ilalim, mas buo kasi yung dahon ng side. And yun yung gusto nating mangyari. Lahat ng katas niya doon. So ganito na lang, kahit pangit siyang tingnan, masarap yan mamaya, promise yan. Yan. So ihawin lang natin yan. And balikan natin mamaya. Ito nga yung kagandahan dyan sa tampal puke na yan. Flat siya. Flat siya at mabilis na siyang maluto talaga. So, pag may nakita kang ano, ito ah, ano ko lang to ah, medyo teorya ko lang to. Dito kasi sa loob na to, sobrang taas ng moisture content niyan dahil nga sa dahon ng saging, plus yung ano. Oh, hindi, aromatic sa atin, plus yung isda natin itself, di ba? Unless mabutas ng tuluyan yung dahon ng saging, hindi magkaka-direct contact sa heat yung tampal puke natin. Oh. So, meaning, sa loob, nag-i-steam lang siya. Constant yung temperature niya doon sa steaming temp na hindi tataas ng 100 degrees Celsius. Wala tayong nilagay na tubig dito, yung ano lang talaga, yung natural moisture nung tampal puke at nung mga ingredients na nilagay natin. Palagay ko okay na to. Paano ko nalaman okay na? Naramdaman ko lang. Amoy na. Hindi, ito. Hindi, totoo. Amoy na. Kasi ito ah, may mali akong ginawa. Dito sa ilalim, dito sa side na to, dito yung maraming ano, maraming tapal-tapal dito yung palagay ko may butas. Ngayon, nandun yung tanglad. Eh, gusto ko yung amoy ng tanglad, umangat sa taas. Pero okay lang din naman siguro, di ba? Ngayon siguro, sabi nyo iba, ba't di mo nalang binaliktad? Ba't di mo nalang binaliktad? Takapatalaga, makabobo mo. Parang humahaba yun. Hindi narinig lang. Ayun ba talaga yun? Hindi, pero ano, ba't di ko binaliktad? Sa experience ko kasi, pag binaliktad mo, tatapon nyo katas. Kasi at least eto, yung nandyan, selyado na siya, di ba? So ngayon, check natin. Hindi na putol yung tali. Hindi na putol yung tali, di ba? Oh. Tapos, umi-steam siya. Kaya ko rin nalaman na luto na siya. At least, I think, luto na siya. Kasi, naamoy ko na yung tanglad. Yung tanglad nasa taas. Tama. Sabihin, nag-contact na init doon. Oo, di ba? Tingnan natin to. So, eto yung side na hindi nakadikit sa apoy. Oh! Oy! Ang ganda talaga, ha? Pag dahan-dahan binubuklat. Ayan na. Parang ang ganda na pagkakaluto ng tampal puke natin. Mas gusto kong tikman yung side na may tostado. Kasi yung mga ano doon, hindi man natutusta yung isda, yung aromatics niya natutusta. Mali pala ako. Yung tanglad nasa baba rin pala. May sumingi, yung isang tanglad lang gumulong. Napunta lang sa gilid. So tama lang. Tama lang. Woo! Tampal puke. Oh, ang puti-puti lang laman ng tampal puke. Go with.
isang point na hindi ko nasabi kanina, na binanggit ni Alvin nung off-cam na kami, hindi siya matinik. Bilang taga Malabon ako, sanay ako sa matinik, okay lang sa akin yun. Walang problema doon. Si Alvin, bilang peking taga Malabon, hindi, taga Bulacan kasi dati yun. Tama, di ba? Medyo ayaw niya ng matinik. Kami kasi dati nung bata kami, pag natitinik kami, pinapahimas na nila na muna namin sa pusa. Nung kinukwento ko yun sa mga klase ko nung college, walang naniniwala sa akin. Totoo yun, di ba? Papatas madudura mo na yung tinik. Pero hindi mo kailangan ng alagang pusa. Kasi ang tinik dito nasa gitna lang, di ba? Masarap to, panalo to. And anong nangyari dito sa dish natin? Talagang yung ano lang. Wala tayong nilagay na tubig eh. Di ba? Yung mga katas lang ng kung ano-ano dyan. Dagat ba yan? Alin? Dagat yun, di ba? Manila Bay. Bay siya. Ibang klase to, okay to, i-try nyo to. Tsaka, higit sa lahat, ang dali lang neto. Sobrang dali lang, di ba? Kahit wala kayong ihawan, pwede nyo itong gawin sa pan. Lagyan nyo lang, walang kahit ano, i-rest nyo lang doon, maluluto yan. And siguro sabihin ng iba, yung lasa ng uling. Ano eh, kami nga, walang uling dito eh. Di ba? Tsaka, hindi rin naman masyado mag-penetrate yung lasa ng uling. Kasi balut na balut, bro, di ba? Yes, ganun din naman pag naka-foil, di ba? So, i-try nyo ito, mga inanak, ang sarap na ito. Doon na tayo sa next natin. Ito, medyo going international yung tampalpukin natin. Anyway, tulad nga na sinabi ko kanina, international tampalpukin naman to, pare. Ano to, eh? Isa to sa itong dish na to. I mean, itong technique na to, medyo reminiscent to dun sa kauna-unahan kong practical test nung nasa culinary school ako. Naalala ko ito, propono ng Chef Charlie Laureta sa Proku, Professional Cookery. Ang niluto ko nun ay, actually, soulfish din yun, yung isdang dapa. Mau-confirm niya to pag tinanong niyo siya. Halos ito. Ang ginawa ko nun, poached soulfish in white wine with velouté. Velouté? Wow. Yung velouté, technically, gravy lang yun, pero fish flavor. Pero mali yung ginawa ko na yun kasi yung velouté, base yan eh. Gagawin mo pa dapat ibang gravy. Pero pumasa naman, nonetheless. Meron tayong kumukulong tubig dito. Ito yung poaching liquid natin, pare, na kakargahan lang natin ng lasa. At meron nga tayong sibuyas dito. Isa yan sa mga pampalasa natin. Kailan natin ang maninipis. Pero yun, pag hinihiwa kasi natin, nag-i-increase yung surface area. So, mas maraming pagkakataon para kumatas yung mga ingredients natin. Ngayon, yung sinasabi mo kina-quarter lang, sa mga nilanilaga yun, sa mga sabaw-sabaw yun, na matagal pinapakulan. Ito saglitan lang eh. So, lagay natin dyan. Ito naman, hindi ko siya chinap kasi ang bawang pag chinap mo, ang kalat niyan eh, no? Sa sabaw. Tampal bawang, kontraswang. Lagay natin dyan. Next natin, ito, paborito ni Alvin. Luya, pare. Lagay natin dyan. Tapos, basically kahit anong aromatics pa na gusto nyo, ano pa meron? Oh, meron tayo dito ang ano, kinchay, pare. Lagay natin dyan. Matagal pa kuluan, pamintang buo, pero lagay na rin natin. Ito next natin, ito mahalaga to. White wine, pare. White wine. Uy, pinaalam nyo ba kay mama to? Next, pare, asin. Medyo ano lang, yung usually kasi kapag bracing liquid or pag bracing liquid yung medyo matagal, medyo maalat siya. Pag poaching liquid, medyo sakto lang yung alat niya. Sakto lang kasi ano to eh, light cooking lang to pre. Magiging light lang yung lasa nito and may sauce pa naman tayo mamaya, di ba? Eh baka isipin niyo, hello ni Nuray, ang wasteful naman niyan. Hello ni Nuray, ang wasteful naman niyan. Tangke naman din, pre, nagpapasahod. Hindi, eto. O sige, ang dami natin nilagay para sa isang isda. Pero pwede namang marami isda lutuin dito. Hindi nga lang sabay-sabay. Ilalagay na natin yung isda natin dyan. Meron lang akong naisip nga. Naisip ko to kanina, noong nakakat kami. Usually kasi, kapag mag-poach ka, ilalagay mo na lang yung isda mo direkta. Pero naisip ko, baka mamaya, sobrang delicate kasi nung ano, nung isda. Baka madurog pagka... Tampalpuke. Ang delicate yung tampalpuke. Sorry. So ngayon, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng parchment paper para madaling ilagay, madaling i-retrieve, di ba? Hindi ito yung ginawa ko sa school noon kasi ang pinouch ko noon ay fillet na, di ba? Ito buo yung ipo-pouch natin. Yeah. Hawakan natin ganyan. As ilagay natin din eh. Huwag kayong mag-alala, yung poaching liquid naman natin, aabot naman yan doon. Basta make sure lang na nakalubog yung ating tampalpuke. Ang poaching, dapat hindi kumukulo. Dapat simmering lang talaga. Kailangan, talaga sobrang hina lang na apoy, pero may sufficient na init para maluto siya. Diba? So, takpan lang natin yan dyan. Mabilis lang yan. Next natin gagawin ay yung sauce natin na mabilis lang din. Garlic lemon cream sauce ang gagawin natin. At napakadali lang noon, di ba? Magsisimula yun syempre sa garlic. Yan. Tira mo yung resulta niya. Ganto siya kapino. Yan, di ba? So, pag nasa sauce, hindi siya kita, hindi siya makakagat, pero malalasahan mo, di ba? Pero mga ano lang, mga tatlo. Hindi, apatin na natin, bago isip ko eh. Tapos,
sasalaw natin yan, igigisa natin yan, at ang mantika na gagamitin natin ngayon ay butter, pare. So, igigisa lang natin to ng sa mahinang heat lang, yung medyo isusweat lang natin, parang ganyan, sweat. Hindi sobrang ano, hindi sobrang gisang-gisa, ayaw natin nun. We do not like that. Like that. Ganyan lang oh, light na gisa lang, di ba? Para mawala lang yung sharpness nung ating bawang. Ngayon, lalagyan natin ng konti lang na all-purpose flour. Saglit lang siguro mga isang minuto nyo nalutuin. Tapos medyo lakasan nyo yung apoy, tapos lagyan natin ng gatas. Basically, gumagawa tayo dito ng garlic bechamel. Bechamel. Dagla ng dagdag hanggang medyo malapot siya ng konti sa gusto natin. Kunin natin yung zest. Ah, gusto ko ng tampalpuke. Tapos ngayon, lalagyan natin ng all-purpose cream. Ito ano lang to, as needed lang to. Pero dalawa na ilagay natin. Ayan. Actually, isa't kalahati pala muna. Reserve lang natin yung isa. Baka mamaya mabigla tayo sa ano eh. Sa, baka di ka sanay sa creamy eh. Diba? Kung pakukuluin natin na maayos to, mas matatanggal natin yung lump sana. Pero kasi pag ang cream pinakuluan natin, maaaring mag-curdle, pumangit, diba? So, wish nyo na lang. Tapos, ibabad na lang natin yan sa low fire. Next na kailangan natin gawin, yung lemon na zines natin, i-juice natin, pare. Yan. Kasi masarap yung tapal po kayo, masim-masim eh. Yan. Pigayin nyo lang. Seedless? Wow. Mag-aano siya, matik, mag-titiken siya. Kasi nga, lemon, tsaka dairy, may reaction yan, di ba? Labanan nyo lang ng halo. Tapos, dagdagan nyo ng, saan yun? Gatas. Ito pala. Kaya konti lang yung ano natin, par. Yung flour natin. Patayin na natin yan. Lagyan natin ng asin. Tapos optional lang to, pwede nyo lagyan ng nutmeg. Fresh nutmeg, i-grater nyo rin. Tapos, final na ilalagay natin dyan ay konting ano lang, konting lipars. Lipars. Admittedly, wala masyadong lasa to. Lagyan nyo na rin. Parang gusto ko magkaroon ng specks ng green eh, alam mo yun. Kasi kundi parang binuhusan mo lang na mayonnaise yung ano mo isda mo. Dyan. Yan! Okay na pare. And palagay ko, yung tampalpuke natin, luto na rin. Oh, luto na. Tapos, i-tip over nyo lang ng konting ganyan para tumapon yung tubig either side. Yun, oh. Buo pa rin, oh. Diba? Yun. Simpleng-simple lang. Pag nilagay nyo to sa ano, short crust pastry, cream pie tampalpuke na yan. Pero hindi natin ginawa yun. Oh, hindi natin ginawa yun. Tapos, chapan lang uli natin ng parsley. Para kunyari, second year culinary school tayo, culinary student tayo. Ganoon lang sa gitna. Tsaka, para lang may ganun. Ayan, eto na ang ating creamy tampalpuke. Tikman na natin yan, pero bago yon B-roll ka muna ng konti, Jerome. Mga konti lang. Sigurado ba kayo walang dekit yung muskato nyo? Sauce muna. Siyempre, labas muna eh. Ayan, tinan mo. Tinan mo gano'ng ka-juicy to. Itong part na to, yun natanggal, di ba? Ayan, oh. Grabe siya. Tampal na tampal ang sarap, pare. Ang bango pala. Ito yung sarap. Parang nung bali sa second year college. Nakalimutan kong chaser anong alak. Isa pa. Oh, I feel so elegant. Pare, ang sarap ng tampalpuke ito. Tsaka again, ang goal nga natin dito is i-keep yung moisture na. Kasi sa natutunan natin sa prito natin, yung moisture niya ang greatest asset ng tampalpuke. Diba? Tinan mo to. Sobrang juicy niyan, pre. Dahil nga, yung poaching natin ay maayos. Ngayon, eto gusto ko lang i-discuss ng konti ito. Ah. Hindi dahil sa tubig mo siya niluto. Moist na siya. Hindi totoo yun. I'm sure nakakain na kayo ng adobong manok. Teka lang, may tinga ako. May extra rice. I'm sure nakakain na kayo ng adobong manok, pero dry. Diba? Tinolang manok, pero dry yung pitso. Kasi, hindi naman lagi yung cooking environment ang pinag-uusapan dito, kundi yung ano mismo, temperature, kung saan mo siya niluto. Eto, hindi ito umabot sa boiling point kasi kita nyo, talagang wala nga mong blu-blu-blu eh. Wala nga ganun eh. Talagang kinip natin siya doon sa temperature kung saan hindi siya kakatas. Hindi kakatas yung moisture niya, di ba? And dahil nga doon, na-retain natin ang linamnam at moisture ng ating tampalpuke. At napakasarap dito. Napakasarap. Ibang klase, di ba? Halika nga dito.
Gano'ng katagal ka na dito? 10 years. 10 years ka na dito. Masaya, mahal mo yung trabaho mo. Opo, oh, so. Kasama ka sa akin ngayong gabi kung mahal mo yung trabaho mo. Diba? Kilala ko yung mayari. Chaser. Shot pa rin. Di ba ganun din? Oo. hindi mo trip yung alak. Ako okay. Pero ano, okay itong method na to. Tsaka ano, habang niluluto natin yung sauce, naluluto na rin yung isda. Alam mo yun? It's a dish of timing eh. Sabay silang mag-ano dyan eh. Magtatagpo dyan sa dulo. And malinis yung lasa. Exactly. Di ba? Kasi hindi patis yung ginamit natin. Asin lang. Di ba? So walang ibang kumumpit sa lasa ng isda, kundi yung tampalpuke lang din talaga. Na in-elevate lang ng mga aromatics na nilagay natin. Napakasarap. So galing tayo ngayon sa ibang bansa. Balik ngayon tayo sa Pilipinas at kakain tayo ng Pilipino tampalpuke sa form ng suam na tampalpuke. Sinabuan naman ang gagawin natin ngayon, suam na tampalpuke, at I think eto nga yung pagkain na either eto o yung normal na prito, yung nire-refer ni Mama na paborito ni Rani, kasi paborito talaga ni Rani dati ito, diba? So meron tayo ditong kaldero. Sindihan lang natin at lagyan natin ang oil of your choice. And ngayon, normal oil lang kasi hindi pa ako nakakita ng suam na pula. Tapos ngayon, kahit di pa mainit yung mantika natin, pwede natin pagsabay-sabay ilagay ating sibuyas. Na naka-chop na yan, julienne lang. Tapos, paborito ni Alvin to. Luya, pare. Pakita mo. Ano, sahod? Pinong-pino yan, pre. Ano, ito yung ano ni Alvin eh. Saka namin ni Alvin eh. Ngayon natin yan dyan. Tapos, bawang na hiniwa namin ng maninipis. Tapos, igigisa lang muna natin yan hanggang magkaroon ng browning. Ito kasi mga gantong... Browning, paborito kong aso. Ito kasi mga gantong dish, halos wala tong base. Wala tong, hindi katulad ng nilaga, siniga na may buto-buto ka, laman na kakatasin mo talaga para lumabas yung stock. So dito, bawat step at bawat ingredients, kailangan nagmamatter siya. So ito, talagang tutustahin natin. Hindi man sagad na tusta, pero pasin nyo, ang dami ng sibuyas, bawang, luya natin. Kasi dyan lang talaga magagaling yung lasa, tsaka dun sa tampalpuke natin. At talaga namang napakasarap na patunayan na natin, di ba? Yan. So igisa lang muna natin to. At habang ginigisa natin yan, magpainit tayo ng mantika. Pag nagisa nyo na, tapos meron ng konting browning. Yan. Pwede na yan. Lagyan natin ng tubig. Yan. Takpan lang natin. Pero kasi importante itong... Oo, kasi tampalpuke nga yung ano natin ngayon eh. Hindi, kasi malansa na, konti. May amoy isda eh. Diba? Mamaya, pagkatapos mong... kumain ng tampalpuke, may tampalpuke ka pa rin. Anyway, habang pinapakuluan natin yan, gawin na natin yung isda natin. Sa amin, yung suam, hindi ko nga alam kung nag-exist ba yung dish na suam o invento lang ba ng tatay ko. O yun ba yung talaga yung tawag? Hindi ko alam. Pero sa amin, pinipirito muna yung isda. Yan. So meron tayong mga tampalpuke dito. Pinili namin yung mga medyo maliliit. Pakita mo yan. Ayan. Medyo maliliit yan ang konti. Tapos titimplahan lang namin yan ng patis. Tapos make sure lang na napatisan bawat isa. Lagay natin sa cornstarch. Tapos i-Joey De Leon natin. Sa mga nagtatanong po, ano ibig sabihin nun? Itaktak po natin. Yun po ibig sabihin. Tapos iprito na natin dito. Ayan. Diyan. Ayan. So prito lang muna natin to. Siyempre hanggang? Maprito. Tama. Actually, ito lang talaga. Ulam na. Ito na yung ginawa natin kanina, di ba? Ang sarap-sarap. Sarap-sarap. Pero minsan kasi masarap ano eh. Masarap yung masabaw na tampalpuke. Yeah. So ngayon, ilalagay natin to dito pero hinaan natin yung apoy. Kasi luto na to, naprito na to eh, and malaki yung chance itong madurog. So, ang ginagawa na lang natin dito, yung katas ng tampalpuke, pinapaano natin to sa sabaw. Diretsahan ko lang ng sabaw ng konti kasi talagang kitang-kita ko gaano kaamak sa katas ng tampalpuke itong mga kasama ko dito eh, di ba? Tapos timplahan na natin 'yan. Patis, syempre. Ah, dialysis. Pero ano lang naman 'yon. Konti lang 'yon. Pag napaalat, ay sorry, di ba? Pero tikman natin. Actually, matabang pa nga eh, di ba? Uy, ang dami! Wala. Medyo matabang pa. Pero okay na ako dyan. Simmer lang muna natin yan for kahit mga ano lang, 5 to 10 minutes lang. Laban na yun kasi luto na naman lahat yan. Gusto lang natin kumatas yung tampalpuke kasi talagang napakasarap po niya talaga, di ba? Malansa mang pakinggan, nakakain at masarap naman daw ang isdang tampalpuke. Yan, okay na to. Medyo hinirangan ko pa to ng konti kasi kanina medyo gumaganon, di ba? Yung tampalpuke natin. Kasi baka madurog. Ngayon, miswa. Yan. Sabi ng tatay ko, huwag na huwag kang bibili ng miswang may tatak. Sabi yan, sabi tatay ko. Tsaka ang miswang bibilin mo na walang tatak ay yung may taling pula. May tatak to, pero taling pula. Ayun, pakita mo pre. Baka di sila naniniwala. Ayan, taling pula yan.
So hindi ako mumultuhin ni Papa ngayong gabi. Hindi, diba? Para salamatan kanya mamaya. Hindi, okay na pa. Okay na. Maraming salamat. Ayaw mo? Ngayon, tinitingnan ko ngayon yung miswa dito kasi usually sa likod, nandun yung nakatumpok. Mm. Yung solid na miswa, masarap yun eh. Kapag naluto siya eh, di ba? Pero, yung tumpok ng miswa. So ngayon, tanggalin natin yung, lagay natin yan dyan. Tapos, lubog nyo lang agad. Tapos, dun sa bandang leeg ng miswa, kung nasa yung talim pula, medyo ganunin nyo ng konti. Oh. Okay na yan. Ilagay na lang natin huli natin ingredient which is spring onions, pare. Lagay natin yan dyan. Saluin na lang natin. And at this point, luto na siya. Pero, laging meron isang method si Papa pag nagluluto eh. Isang kulo na lang. May ganun siya eh. So, lalakasan ko yung apoy neto. Hindi ko alam eh. Pero lagi may ganun si Papa. Lagi, paglagay mo nung dahon ng kangkong, isang kulo na lang, luto na yan. Laging ganun, pre. Laging ganun. So siguro, ang sinutukulan ni Papa, pag kumulo na, okay na yan. Ganyan si Papa, pag yung ng bulak, patay na. Pero lagi niyang term yon. Pero basically, eto na yon. Hintayin na lang natin yung unang kulo kasi baka multuhin ako ni Papa. Plating na natin to. Parang gigil ako, humigop lang ng palpuke. Yun? Ayan! Oh, ang taas. Ang tampal po ko. Parang gusto ko yan. Ang tampal po ko. Uy! At syempre, ano ba ang masarap nakatambal ng masabaw na tampal po ko? Kundi kanin, di ba? So, tikman na natin to. Pero bago tayo tayo kay Jerome, slow mo muna itong tampal po ko na ere. Oh. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi dahil moist yung environment na pinaglutuan mo, mananatili siyang moist. Case in point nga, yung tinaw lang dry. Diba? Pero kasi, yung prito natin, dry heat yon. Pero napanatili pa rin siyang moist. Anong ibig sabihin nun? Ang tampal puke ay moist palagi. Oo, pare. Pag nainitan yun, kasi pinakulungan. Tama, diba? So, pumorpect bite muna tayo dito. Minaglalatulat ako, pare. Oh, sige na nga, sasabihin ko na yung gusto mong sabihin. Yan, sabihin mo kasi ayaw ko eh. Bin, huwag mo i-re-recall mamaya ito. Ang gara mo, ha? Akin ka lang. Uy, ayan na. Ready na. Uy! Sir, bawal yan dito, sir. Naka-lingerie ka. Andahan ako, naka-lingerie na lang ako, pare. Hindi, iba siya. Masarap siya. And talagang napanatili niya yung ano niya, yung moisture niya, pare. Hindi talaga nawala regardless kung ano siya, iprito mo siya, i-poach mo siya, iputukan mo siya, paputukin mo siya. And eto nga, yung dalawang cooking method nga natin na frying na, and technically, siguro poaching na rin yung ginawa natin kasi hindi naman talaga siya kumulo. Sobrang okay, pare. And alam mo, ang weird lang pala sa ano ko, sa akin, na parang childhood ulam ko to eh. Isa to sa mga gustong-gustong ulam at paborito nga ng kapatid ko to. Ang weird lang na ina-analyze ko siya bilang adult. Alam mo yun, medyo weird yun ha. Medyo weird sa akin yung experience ko kasi honestly, alam ko na to eh. Alam ko na tong bagay na to eh. Kasi, ewan ko kung nakatikim na kayo ng tampal puke, pero siguro, dahil taga Malabon nga kami, ang seafood dito medyo abundant. I suggest kapag namalengkin na lang yung nanay nyo, sabihin mo sa kanya, nay, gusto ko ng tampalpuke. Yeah. Oo. Tapos pupunta kayo yung nanay mo sa palengke, ay, ano, suki, gusto ko ng tampalpuke. Oo. Yung anak ko gusto ng tampalpuke, baka may tampalpuke ka dyan, Aling Mirna. Ito sabihin na Aling Mirna, kasi ganda sa anak ko. Hindi, kasi anak niya nagbebenta. Ah, okay. Anyway, mga inaanak, marami salamat sa inyo. Kami mag-upo trip muna. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. At lahat mo ng kabasusan, hindi po sa akin ang galing. Dito po sa mga kaibigan ko. Ay, hindi. O, sige na. Kaya na ako. Higupin ko na itong tampal po ko na to all night. Sa isang buka na lang tayo. Pero nagdidikit na mukha natin.